Hi, I'm Abe. Hi, I'm Winslow. Hi, I'm Paul. Adult boses. So ano yung reaction mo when people say na pogi mo daw sa Giyo? Wala naman nag... Wala ba? Wala. Kanina na, nag-uusap tayo. Ang wala ko nag-uwi ulit. Kaya pwede ko tawala ng barkada ko. Ayun naman. Masaya naman sila. Oo, masaya sila para sa'yo. Ayaw mo nun na para sa showbiz ka rin. Yung showbiz ka rin mo, umu-online. Anyway, let's move on to our next topic. Okay, we'll go straight to the news na. Kasi I think marami kayo may share sa inyo naman news. Upcoming news this May actually. And the ones that have been announced this week, right? Yes. Ano ba na? First off, biggest, Haswell is... Yeah, going to Computex. Haswell is here and they are going to Computex. Yes. And we will be there to see how mga bagong boards with the Haswell. But normally, si Intel andun din naman. May mga concept siyang ginagawa eh. Last year, it was Ultrabook yung mas feature nila. Feeling ko this year, it's more of the laptops pa rin, pero yung bagong... Although may Atom din sila for, ano, pinakita na first mga Atom-powered phones. Kasi I think ganun yung direction ngayon ni Intel. If you notice, a lot of their sales in the PC, medyo nagpa-plateau. Medyo hindi ganun kalaki yung growth. Yes. And ang opening ng growth talaga is in the smartphone business. That's why ang dami ng mga phone, si Lenovo, may K900 na Atom. Kobe Bryant, right? K900. Of course, si Acer, meron siyang C1. Right? The Intel din. Sino ba Acer? Jeremy Lin. Wala, Asus si Acer. Hindi ko alam eh. And then, yung of course, the Motorola Razr Eye na hindi dumating dito, but it's also powered by a single core lang ito. Yung core pa lang yun, but pang mid-range na ang processing power niya. Maybe in some of this, some of our future segments, we will demystify, the processor sa desktop, sa laptop, sa tablet, sa phone. Kasi ngayon, si Intel is coming to the phones na. Of course, we'll never forget yung phone pad na I think na-feature din natin before here. Dinala ko ba siya or hindi? I'm not really sure. Hindi ko pala nadala. Ano yung pad ata yun? But yung phone pad din, it's ano rin. Okay. Okay. Ano news natin? Akin, for May 21, lalabas na Xbox. The new Xbox. The new Xbox. You still don't know if it's Xbox 720 or Xbox 361. Or Xbox the next generation. Diba? Tapos Ares 2. Nandito na sa Pilipinas. Kailan siya landing pa? Kahapon lang. Anong flight niya? Ng Asus mismo. Kinumpare niya dun sa Galaxy na S3. Ang laki ng packaging nun, sobra. Alam mo yung packaging nun, pag dumating yun sa mga nagre-review, may box na siya, tapos may box pa siya, tapos may suitcase pa sa loob. So, magka na yun, Ares 2. Available nga pa rin sa PC Express. Only one unit. Ah, so, wala na yun. 67K? Yes. 670, mga ganun. Kaya. Saan natin nalagay yun, pre? Ha? Biling natin, saan natin di-display ko na lang yun. Mahal na pwede yun dito. Frame mo. Frame na lang siya? Baka pwede lagi sa kotse. Sige. Ares, 7990. 7990, yes, pala. Kasi yung Ares is dalawang 7970 na chip na pinagsama, tapos walang, hindi nila downgrade. Yung Malta ngayon, ito naman yung kaka-release lang ng Asus, AMD, ng AMD, tapos Asus, is yung 7990 kung tawagin na. Ito yung official talaga na dual chip na 7970. Malta ang jeep, ang pangalan niya. Tapos meron siyang 6GB na memory. Parang yung Ares 2 din.
6-gate na GDDR5. Yes, ang pinagkaya ba ng neto is air-cooled siya. Mm-hmm. Tapos tatlong fans. Tatlong fans. Makikita nyo may pictures na. May picture dito, ang banda. Ayan. Compare sa RS2, mas exclusive siya, rogue siya, tapos liquid-cooled siya. Liquid-cooled siya. Kaya ganun yung price niya. Kung pinapili ka RS or Titan? Titan? Titan. Titan kasi Ares. Talaga? Ares kasi, inauna, imposible. Ares. Imposible nang bigyan ako nun. Ilan lang ba? 999 lang ata. Asan? Bili na natin to. Itong nag-iisa na to. Okay, mamaya na. Okay, mamaya. We'll go to PC Express. Saan branch yun, pare? BMPC sa Mega Mall yata. Punta na to? Ah, Mega Mall. Punta na to. Ayoko. Bili na talaga natin. Ayoko. Ayoko. Yun. Ano? Salamat nga pala sa... Hindi ko patron. Jack Daniels to na iinom namin. Medyo nag-upgrade na kami, hindi na nga pa-cook. Ngayon, Jack Cook na. Try mo nga ito. Tapos nga pala, mga ilan siguro sa inyo alam na yung rumor tungkol sa Titan. Maglalabas sila ng another version. Dalawa ang nilalabas nila. Ah, dalawa na. Una, Titan LE. Ito yung mga parang Titans like na hindi kaya ma-overclock o hindi nila kayang i-reach yung kaya nung regular na Titan. So, parang lower batch sila. Titan LE. Tapos meron pa isa, yung Titan Ultra ang tawag nila. Ito naman yung beyond dun sa regular na Titan. Na kaya niya mag-overclock pa rin ito. Yes. So, ito yung talagang hindi downgraded na... Ang tawag dun? Pangit batch. Hindi. Yung... Ang talagang original na ano ng Titan is yung... Tesla. So, pero meron ako nabasa na sinasabi nila, yung LE daw, gagawin nila 780. I doubt it. I doubt it. Kanina ko pa pinag sinasabi. Yun eh, pero yun nga naman sa 780 daw. I doubt it kasi kailangan new generation architecture. New architecture, bro. Ito pa rin sa akin, since patapos na yung 600 series, tapos na rin yung 7,000 series. Ready na ba ang mga consumer for 8,000 series at 700? As concept? Di siguro, feeling ko within the year maglalabas yan. Kasi wala ka eh. Ganang kabilis. Ito sige, hindi pa pala fully... Wala pa nga tayo half year. Fully in the market ang 7,000 series. Di ba? Hindi pa kasi ang Nvidia, ang totoo, kaya sila naglalabas ngayon yan, hindi nila akalain na ganun kalaki ang may gusto ng Titan. Kasi, siyempre, exclusive so, supply and demand naman yan, pre. At the end of the day, supply and demand. So, ang sinasabi natin, hindi na mamatay ang PC. Hindi talaga pre. Hindi naman mamatay talaga. Lalo na pag nakasaksak. Magiging narrower siya. Okay, lalo ako na asaksak. Kasi yun pa rin namatay. Hindi na naon. Ngayon na yung sinasabi kasi ng mga ibang tao na... Hindi naman naon. They're going to the tablet, they're going to the laptop. Ano na, I think, tama ka. Nag-specialize ngayon ang usage ng tao. Before, when they use their PC, they use it for everything. Mag-connect sa internet, mag-chat, mag-gaming, mag-sulat ng thesis paper, mag-sulat ng project, mag-edit ng video, mag-PowerPoint, di ba? Ngayon, kaya mo nang mag-chat sa phone. Slow, sa phone na lang to. Hindi na ito lagi sa PC niya. Pero, since upgraded na yung PC niya, baka siya naglalaro. Pero, sa PC mo, you open the PC kung gusto mo maglaro. Not because I may chat ako. Nag-multitask ka rin sa PC kasi. Oo, nag-multitask ka, but... Very specific ngayon yung need mo ng PC. Yes. Like kung mag-check ka lang ng emails, may gagawin phone ka. Phone ka na lang. Sa phone ka na lang. Or kung may laptop ka, sa laptop ka na lang. Ganun pa sa tablet mo. So very specific na yun. I think, magnanarrow yung market ng PC for enthusiasts, for gamers, I think. Papunta sa enthusiasts. Yes. Of course, andun pa rin yung mga small to medium businesses, andun pa rin enterprise, andun pa rin mga karamihan mga, ano. I think the more, yun ang feeling ko kaya yung MSI naglabas ng G gaming series nila na motherboard. Kasi they anticipated na rin, napapunta na rin sa gaming for enthusiasts. Lahat na. So, yung mga low to medium mo would be the first timers. Or corporate. Or corporate. Or small to medium businesses. Mm-hmm. Pang BPO, pang internet cafe, Peso, PC, mga ganon. Tapos naglabas nga pala Intel hassle ng may lumabas na leak na price leak nila. Ano sabi mo? Parang may nabasa lang ako na mas mura daw ang Haswell compared dun sa third generation na Intel chips. Ato si Linus, si Kilamus Linus Tech Tips. Meron siyang screenshot ay nag-picture siya sa Instagram, nakita ko. Meron na siya nung
I7 na 3.5 GHz. I7 Stock yan eh, for batch of 1,000. Yung, naman yan, yung pinakamura niya is 4, 4, hindi, wala pa niya i3 dito, yung i5 lang. I5 lang, which is? 4430, $175. Ayan, 995 yan, yung katulad sa'yo. Hindi na papalit sa 3570K. Tapos talking about dun sa other camp naman, si AMD, may mga leaks na din na lumalabas. Actually, may nakita ko si PUZ na shot. Is yung deca core nila na ilalabas nila, AMD. Biglaan, di ba? Kasi di ba meron sa 6 core? Yes, may quad core sila, may 8 core. Ah, triple core pa nga sila, di ba? Yes. Before, naalala mo yan? Ako hindi. Like, it's a quad core, pero disable lang yung isa. Yes. Para lang may mura. Yes, tapos parang meron sila. Nakakadagdag mark, ano yun, parang inganyo sa BBA na, uy, pwede ko unlock to eh, kasi pwede ko unlock. Pwede ko unlock ko. Ngayon, recently, nilabas sila yung 8. May 8 sila? 8350 yung Vishira, yung bagong kung ano, pampalit sa bulldozer. Ngayon, may lalabas sila, DecaCore. With each core, can run up to? Ito yung pinakamalupit ko. 5.4 GHz. Ang laki nun. Base clock niya. Hopefully, hindi siya mabagal. For the longest time, pre, a lot of, even Intel and ano, they've been stuck for, I think, three years. 3.5, in the 3 to 3.6, 3.8. Wala pang may nag-break na stop clock, parang clock speed na 4 GHz. Overclock siguro? Anong pinakamataas? Overclock yung pre. Pero yung mga Pentium core ata, 4.2. May 4.2 ng Pentium. Pero kasi single core pa lang yun, dual core pa lang. Pero sa'yo, ang turbo mode doon, 4.2. 4.2. Shit, so 3.4 to 4.2. Yun ang alam ko. Pero kasi turbo pre, isang ano lang, isang CPU lang. Eto, gusto ko lahat ng core. Isang CPU core lang pre. Eto lahat ng core to 5.4. At maximum, shit, number cruncher to. For video decoding, yes, encoding. Yes. Deca core, di ba? Perfect siya pa sa workstation. 10 cores times 5.4. Imagine! Grabe. 10 times 5.4. 54 gigahertz. Parang gusto nilang buhayin yung age na nung time. Tingin mo lalabas na sa Computex. Malabo. Malabo? Sa akin, ha? Malabo. Parang sinisip. Kasi ano, parang may, yung mga tao. Parang may lalabas din ng bagong motherboard, eh. Para sa AMD. Shit. Papakita. So makikita namin yan. Oo, makikita namin yan. Yun daw, yung RAM prices daw, baka umakyat. Dodoble siya by June. By remember, June. Around 1,000 to 1,000. Alam mo bakit? Shortage? Then? Supply. New technology daw. Always ganun yan, pre. From DDR2 to DDR3. Hindi. Ito gusto ko sa kanya. May direct. Okay, so basically this kind of phenomenon always happens when there's a new technology na shift ang chipset technology. Yes. This is because mag-focus na yung production to the newer ones that it will be more compatible, more efficient sa mga bagong, well, with Haswell. And this is si Intel eh. Remember mo nung lumabas na, oh, DDR3 na to. Yes. Ang mahal ng DDR3. Wow. Sobra. Pero, like, 2,000 pesos per gig, di ba? Probably naman, magka-calm down din ulit yan eh. Hindi ko na-gets yung... Ano yung supply and demand? Hindi ko na-gets eh. DDR2 is DDR greater than DDR3. DDR2 is more expensive than DDR3. Price. In terms of price. Ngayon, because of supply. Konti na lang gumagawa ng DDR2. Tama nga naman. Ay, umuulan nga, no? Oo, umuulan sa labas. Mukhang mainit lang dito, pero actually umuulan. So, medyo malamig-lamig na. So, basically, since lahat from, isipin mo, from laptops, to PCs, to servers, DDR3. So, in terms of production, sobrang lakas na production ng DDR2. Hindi production ng DDR2. Konti na lang, kasi may mga maliit pa na may kailangan. Like, yung mga nag-upgrade, yung mga nagpapalitan ng mga luma, yung kailangang i-support for warranty, ganyan. Yes. So kung what if magiging DDR4 na ba, DDR5 or something? Okay. Or they will titingnan sa reke kung may or they will introduce di ba kasi isipin mo sa GPU DDR5 niya. Ano tingin mo? DDR4 o 5? Kasi yung formula. Okay. DDR4. I don't know why I think it's only Chinese kung bakit sa nag-skip ng 4.
May mga companies na nag-skip ng 4 because bad. Alex, talaga? Oh, may mga companies they skip the 4 because hindi siya magandang number in the Chinese market. So ginagawa na lang nila, huwag na tayo magawa ng 4. Ngayon, kung maglalabas sila ng bagong DDR, 4 man yan ng 5, probably yung sa GPU, tataas din. 6. Parang ganun ang trend. Diba? Pero kasi sobrang advanced. Even ngayon, GDDR5 is very, very expensive. Ha? Yes, tama. Ano kalaki, tama. Gano'ng kalaki yung pinaka-expensive? 6 gigabyte pa lang. Diba? So normally ngayon, 1 to 2 gig lang ang sa mga mid-range. Tama. Even entry-level, 1 gig. Sa ano ngayon, nagiging standard, minimum is 4. Even on a low-end laptop, 4 gig na. Hindi na 2. Before, on a desktop, if you notice, you buy a package desktop sa mga stores, 2 yan. Magiging 4 na because 1,000 pesos na lang. 1,000 plus na lang ang 4 gigabyte. Sobrang maliit lang difference, but the perceived value ng tao, ang laki. Dumoble. For 300 pesos, dumoble. Alam mo yung gago. So, iniisip ko is, either it could be a totally new RAM technology, or they will add something to DDR3. Diba remember mo, DDR3, dual channel, triple channel, or something like that. To maximize the bandwidth lang. Okay. Pwede kang maglabas na, diba ngayon dual channel, may, naalala mo yung RAM namin na, sa segment na tagdadalawa, yes. Kailangan in pairs, yes. Pwede yun, pwede in triplex, or in quad. Pwede yung ganoon. Ako yung sa X79, quad. Pwede quad. No, yun. So quad. Basically, probably quad siya. Baka sa next na, ano, hindi na quad. Ano? Walo? Hindi, panay memory na lang. Pwede na yung motherboard? Pwede sa likod meron sa kahan. Pwede na quad yung motherboard mo. Oo, yun. So medyo abangan nyo yun. Although, syempre, the old DDR3 would still be there. Introduction of the new chipset, especially, Keep calm. In the PC market, keep calm and wait. Yeah, in the PC market, Intel has always been the driving force. Siya ang magda-drive ng motherboard. Siya ang magda-drive ng even the GPU, di ba? Yes, partly in the GPU. Yeah. Intel won't launch anything motherboards na, di ba? Wala na siya. I don't think. Wala na yung skull. Mag-focus na kasi siya sa Atom niya for the tablets. Kaya sobrang excited natin ngayon Computex talaga. Yes. Kasi dyan natin malalaman lahat eh. Maku-confirm lahat ng rumors. Meron akong nakita sa news na nagka-leak rin daw na yung Google TV ng Asus, the Cube. Na-release yata. This is the one because ito. Ano? Na-release. Hindi, pero nag-leak nga lang na i-ship na siya. Actually, yung Asus Cube na yan, is the, ano, the Google TV. Cube. Oo, na pinabranded lang. Na nilaunch nila nung I.O. Pero, kasama nung, ano, nung Nexus, nung mga Nexus. Kaya nga lang, hindi bumenta sa US. Pero i-ship nila. Ah, parang re-release? Hindi rebranding? Siya. Rebranding. Feeling ko, it's possible na si Asus ang gumawa, ang OEM nung Q na yun. Google. Nexus Q kasi siya. Nung nilabas siya sa US with Google. So, pwede si Asus ang gumawa nun. Or, reference yun Asus. Sige kami na lang. Magano na lang kami. Is it still the same yung dati? Parang may motion sensor and stuff. Pareho. Konti lang. Even the design is almost similar. Pero hindi kasi bumenta sa US. Kasi yun yung panlaban supposedly nila for Netflix. Okay. Streaming, gano'n. Panlaban sa Apple TV. Yeah, streaming content, ganyan-ganyan. Para magiging smart na yung TV mo pag i-commit mo doon. Ganyan. Kahit yung CDR ka na TV. YouTube at doon. Oh. Ano TV mo sa bahay? TV. PC ka na. So, doon ka na. Pala yung Western Digital na hard drive? Huh? Yung Super Slim? Sobrang nibis. Parang phone. Pang ano yan, pre? Feeling ko pang ultrabook. And pang tablet. Feeling ko makapal pa rin siya for ultrabooks. I don't know. Diba isipin ko ngayon, no? Alipis nyo yung tingnan mo ngayon yung mga current, ano? Kasha yan dyan? Pwede natin pakita yung tablet na yan? Yan! Another news, i-release na yata ang 670 mini sa Philippines. For mid-May. Okay, magkano? 22... Ha?
No way! No way! Hindi, pero for others na gusto maliit naman talaga, like... I was expecting na mini din ang presyo. Mini din ang price, no? Discounted na mini din. Hindi, kasi bago yung fan. I think may bago... Yung na- I don't care! Wait, check ko lang. Hindi, pareho ba siya sa hindi mini? Yung tanong. Hmm? Pareho ba ang price na sa hindi mini? Ayun, ay, hindi raw. Mas mahal, mas mura. How much ba yung ano, regular? 25? 20. Oh, 20. Tapos ang mini, 22. Bakit mas mahal? Mas buha, mas mahal. Mas maliit eh. So? Compact. Compact daw. Parang dati, bili ka ng mas malaking cellphone, mas mura. Hindi po, mas maliit, mas less. Mas less yung component sa niya. Ano mo yung theory na yan? It depends on anong market. Sabagay, mas smaller yung phones niya, mas mahal eh. Parang for example, punta ka ng, ano, ng jean shop, like punta ka ng American Eagle. Pero ang mahal ng shorts. Pero pag jeans, halos pareho lang yung price. Why? Pero to say, pwede kang gumawa ng mas maraming jeans doon, di ba? Why, di ba? Ano, hindi naman sa ano, pero maganda talaga yung mini. Frustrating na yung presyo. Kaya yan, yeah, double check. Hindi, mababa din yung presyo. 22.59. Sa ako, hindi. 22.59. Para lang magkasya doon sa half XB ko, ganun? Kasya yung, kahit ano naman, kasya. Nakakita ka ba ng setup niyan? Apat ginamit niya dyan? Na mini? Sa ano? Oh. Mini. Ah, talaga? Ang ganda. Pero same exact spec. Same performance. Mas maliit. Smaller. Lang. Eh bakit din bago yung lahat ng bago ano? Yung technology dun sa fan. Ah, pre, because of the technology that we have to pre, miniaturizing stuff is cost more money. Ang alam ko lang, ang bago lang sa 670 mini is the fan. Fan lang. So, iba yung fan kata yan. Iba ang heatsink na ginagawa. No, regular lang heatsink yan. Ang fan lang. Ano, may nabasa ko na ano yung vapor chamber stuff. Wala. Same pa rin. Direct CU, yun, no? Direct copper pa rin yan. Copper, directly na dikit sa core ng GPU. Fan lang pinagkaiba. So, ano ba? Meron pa kayo? Yun na yan, basically. And actually, speaking of Computex. Ah, OC Edition! No, OC Edition pa? OC Edition ba to? Oh. Yung dalating? OC. Ah, okay. Pwede pala. Kaya pala. 2000 is last ba? 2000 is 2000. Ang kinikater niyan yung mga ano eh. Mga enthusiast with LAN party? Oh, mga LAN case, mga mini ATX yan. Oo, ganun. Na pang sobrang ganda niyan. Pang LAN party 670 eh. Yung 7 pa lang. Dalawang 670. Dapat pala yung kinabit natin sa parang asa. Kasi magiging high-end na yung rig mo. Next episode, next season na lang. How to upgrade and waste money from your entry-level PC. Waste money talaga eh. Ano yung sinabi mo? Anyway, we're all set. Nag-register na kami sa Computex. And hopefully ma-approve. Hopefully ma-approve yung visa namin. Although may US visa na ako. My media pre-register. Actually, I'll go to the US. Later? Sa 13. Kasi may BlackBerry LAN conference doon. Ano naman? For 1 week. Ano mayroon na naman doon? Mamigay sila ng BlackBerry doon eh. So, kailangan ko pumunta. Pick up my own BlackBerry. So, thanks to BlackBerry for sponsoring the business class. Ano? So, hindi mo, galing ka lang sa Baka. Galing ko lang ng US. So, Boracay pa. Boracay. Sony. Another pa yan, diba? Ano pa? Anyway, we'll go back and share with you. When we come back, we'll share with you our fearless forecast for Computex. Ano ba ang lalabas sa Computex? And ano ang sa tingin namin ang makikita namin doon? Medyo napapaihi na kami dito. We're peeing in our pants. Okay. Very excited. Makita yung mga report namin sa New Year. Literally. Kanina pa to. Si Alex. Siyempre po, ibusin mo yung jackpot mo. But when we go back, we'll share with you kung ano sa tingin namin ang lalabas from all of the major brands that will be on Computex. Sure na ba yan? Yung mga sure from June 8 to June, from June 4 to June 8. Sure, yes. Tsaka mahula. Sure siya. Sure siya. Hindi. Sasabihin ko lang na hula. Pero sure na pala. Hindi, hula lang din. Yeah, okay. Fearless, di ba? Okay, we'll be right back after a few messages from our sponsors. May message sila? We'll be right back.
And yes, we're back and would like to share with you the previous forecast for Computex and saw something. Di ba? Tama, yun yung medyo delikado gawin pero nakakatawa. Ano ba yung gagawin pero nakakatawa sa bigay? So basically, let's ano, let's can we do a round? Parang round up lang like si Asus. Maglalabas ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang ikaw muna? Ano ni Asus sa maglalabas siya ng dalawang board ang tingin ko. Isang top. Mhm. Like Griffon. Hopefully socket C87 to. C87. Tapos pangalawa, maglalabas siya ng ROG na board. Pero ito yung Haswell. Hindi siya yung C87 kundi ang tingin ko yung X99 or 89. Basta yung susunod na. Oo, na generation na. Yun ang tingin. Since meron ng Haswell, I think Asus would be equipping their Zenbook line. The Ultrabook line with the new Haswell. Hopefully, medyo babaguhin na nila yung ano nila, yung design. Kasi very, very... Ano bang mali dun sa uno nila? Hindi naman siya mali, pre, but I think for the last 2 or 3 generations, ganun pa rin ang itsura niya. So, from a consumer perspective, ano ang nabago dito na worth buying, di ba? Sige, mas mataas na processor, latest processor, better hardware, pero from the outside, sana it looks the same. Naman, so, sana iba naman. Maybe, I think, babaguhin nila yung exterior. And hopefully, eto ha, they're very, very, parang hindi hopefully, parang mangyayari. Yung tone. They're very, very successful with the X2. They're very successful with the X2. Tsaka yung isang touchbook. With the touchbook. But with X2O2, I think they've already parang showed na, na Vivobook, di ba? Showed na kaya nilang i-replace ang mindset ng tao from the netbook to the medyo netbook. The ETC. So this, the Vivobook is going to be the next ETC. So we might see a touchscreen na 10-inch. Okay. 10, 11, kasi 11.6 yung ano eh. It's possible na yung etong parang design philosophy na ito na ginawa na sa Vivobook, ilalagay nyo sa 10-inch. Diba? Of course, we will need 720p na resolution para tatakbo ang Windows 8. Yes. But isipin mo, magkakaroon na ng bagong toys ang mga kids. Kasi you get netbooks ngayon pang high school, pang college, di ba? And since may Windows 8 na, required na na maging touchscreen. Nandahan na, mukhang nagiging totoo na yung wala akong magkatagulutan. Pero at the same time, siguro sa Zenbook line naman, Haswell touchscreen. Ano, requires touch. Ah, okay. Ah talaga? Haswell chip requires touch. Really now? Why? Kasi nga, kailangan ma-maximize niya ang Windows 8. Oo nga pala. So, nagsisync na sila lahat ng compatibility. So, I think, eto na ngayon ang sinasabi ni Microsoft na, at saka ni Intel na hindi talaga mamatay ang PC. It will just converge to the point na yung mga basic usage mo sa tablet, touch, interface, ganun, gagawin mo na ngayon. Mag-evolve lang. So ngayon, magiging, I think by this year or starting next year after Computex, magiging standard na almost everything that they will show, will para produce or ship out will be touch. Okay. And requirement siya ng Windows 8, sayang ang Windows 8. Eto, bakit? Because any device that will come out na walang touchscreen, mamamatay sa Windows 8. Sabagay. Hindi siya usable pag hindi touch. So, kailangan mo ng touch talaga for the interface. Of course! Yun, actually. The other one is touch monitor. Ako, alam mo, tingin ko. Kaya, Asus? Tingin mo, na touch monitor. They have It's possible. They have the all-in-ones. They already have the all-in-ones na touch enabled. Na Windows 8 power. So, I think they'll have the 24-inch. Pero kung gamer, parang kasama hindi mo naman siya itatouch eh. Pag mag-game, you just do the keyboard mouse. But pag pumunta ka na ng Windows 8, ando na yung touch. Kailangan mo ng touch. And it's going to be IPS. It's going to be IPS, of course. IPS pa? Of course, it's going to be IPS. Wala na eh. Expression yan! Ha? Sa kanya naman, mas taas eh. Sa akin, feeling ko magkakaroon ng Tai Chi na mas mura. Ibang pangalan siguro. Tai Chi? Ano lang ito? Fearless forecast nga eh. Feeling ko magkakaroon ng Tai Chi na mura. Tai Chi was just, for me, a trophy. It was just, parang try nga natin to kung kagat. Mukhang hindi ko magat eh. Ay, yeah, hindi ka namure. So, I think they'll either do something else. Another permutation of a
dual screen. Because the pan phone, nag-click siya. Nag-click ang pan phone, ang transformer, nag-click to the point na kumalat sa all-in-one, kumalat sa small. Notice mo, di ba, yung ang transformer mayroong cheaper na plastic. So I think Asus are going to do na 30,000 Core i3, Core i5, plastic ang build niya, plastic metal ang build niya, from 30 plus to 40,000 na. I think that's the sweet spot when doing ultrabooks. Lalo na sa Haswell. Siyempre, better battery life, better efficiency, ganoon. Cheaper, better. So I think it's going, if they can produce, di ba? Eh, well, a lot have been doing naman, di ba? The S, the Vivo Book naman ni Asus, 30,000, 25 to 35,000, di ba? But I think, improve nila yung design philosophy na yun. Mabenta siya ngayon because andun yung na ano niya eh, na grandfather siya ng Zenbook. Ang ganda, di ba? Ang ganda, ang slim. Ngayon, naging totoo na siya sa low-cost PC. Let's go to other brands na same with Asus. Like, na Samsung, what's your... Si Samsung has never actually parang assimilated. Year, it's their second year sa Computex. It's their second year. They have never really assimilated the Ultrabook. And if we look at their marketing stuff, they never use and call it the Ultrabook. We have the Series 9, we have our Series 7, we have our Series 5. But never nga. Never nga. Because nauna sila kay Intel, maglabas ng Ultrabook quality. I remember the time when Intel was promoting Ultrabook and I asked their product manager, or I forget the biz dev na, so may nauna last like three months ago, do you consider them? Sabi niya, unless they use our Ivy Bridge or ano, they're not yet Ultrabook. Although they look, they feel like Ultrabook, but they perform like Ultrabook, kulang lang yung specification. So I think si Samsung mahilig na hindi makisakay. We have our own marketing budget. We don't need na makisakay sa Ultrabook na ano, na sa fan na bandwagon. But in the Philippines, they've been pretty successful in pushing their PC in the Philippines. And the Series 9, although medyo mas mahal siya compared to the regular 50 to 60,000 na mga Ultrabook, yes, it's still one of the parang nauna sa paggawa ng Ultrabook in the market. Okay. Sa'yo, Samsung, okay. Anong tingin mo? Samsung? Monitors and stuff? Wala. Wala? Walang bago? 4K. 4K TV. Pero parang tingin ko, mas mauna si LG. Si LG. Si LG ba na sa Computex? Computex din siya. LG. Si Nvidia, pare. I'd like to see Nvidia in Computex with Tegra 4. No, they have this new, parang yung physics, yung sa water. Ay, oo. Nakita ko gano'n. Sobrang realistic. So, yun yung gusto ko sana makita si Nvidia. Because last year, andun si Nvidia, lahat ng tablets andun, yeah. Lahat ng phones na Tegra 3 powered andun. So, hopefully, makita din namin, ha. Ito, wish ko na makita din namin. Here's forecast, ha. Tegra 4 will be showcase. Even on a limited basis. Ang ganda ng Computex ngayon. Sobrang excited na yun ng Computex, right? And before kasi, yung mga manufacturers, weeks before Computex, nag-a-announce sila. So, ngayon wala eh. Wala nang excitement. Malay mo, baka wala, second middle of May, maglabas sila ng mag-announce sila, di ba? At ma-diffuse yung dual excitement. Dual CPU Mobo? Sino? Baka, malay mo, baka magkaroon ng dual CPU mobile. ECS? No, meron naman kasi yung dual CPU. Meron naman, meron sa market of server, enterprise. For server, pre. Sa server, mga dual Xeon, dalawa yung lagayan. Pero ng, dual CPU na motherboard. For consumer. Wala pa kayo nakita. Nice. ROG. Mahal mo, ROG, di ba? Maglabas. Or high-end, anong high-end na hindi ROG ni the blue? So, or ng mga motherboard, kasi for example, pag ginagamit siya for video editing, kulang pa ang isang, Core i7. Usually kasi mga architects talaga. Pero sa gamer, malabo yun mangyari. Kasi gaming siya kailangan eh. GPU yung kailangan ng gaming, hindi naman CPU. So, mostly for number crunching, for video editing, for architects, for video. For heavy, for number crunching na mga. Gusto naman kay Cooler Master. Cooler Master, I'm excited coolers nila. Ikaw malamang casing. Ako, may nitrogen sana sila na commercial, no? Nitrogen? Yung parang pwede mong laglagyan ng nitrogen module. Turbo boost! Tumang nga pala sa Cooler Master, may, tingin ko, ito po, may pag-uugutan ako. Basta mo lang na pag-uugutan. May kausap kasi ako, maglalabas sila ng bagong casing. Oo. Ito yung casing na... Alam mo, ginawa mo to? Ginawa mo to? Ginawa mo to? Wala sinabi. Series forecast. Bagong PSU. Yung, parang minirelease sila na bago eh. Not sure. CPU cooler. Ano? 1,000 lang. 1,000 lang. V1000. Yan.
Tapos, pero bakit alam mo yan? Ano yung insider info? Yung sa Winner Master para nabasa ko yan. Kasi nag-inquire sila sa akin na magpapagawa sila ng bagong packaging. Anong packaging yan? Bago para supply, bago casing, bago packaging. Yung sa mga bago, di ba? So, may mga bago. Wala kang, ano, Computex mod? Mod. Ngayon, wala. Kasi si si Asus Republic Gamers nagpadala ng yung para sa ano, contact nga, di ba? So, skip na raw ako dun sa Computex. Kasi gusto na mag-concentrate ako para sa ano. For the pinadala na sa'yo. Ayaw mo i-share ang pinadala sa'yo on another segment. Oo, pakita ako yan sa'yo. Try to share with you some of the early. Or go to World Time Designs kung gusto nyo na makita ngayon. Okay. Ngayon na, ngayon na. Kung ngayon na. HD, HD. Ah, Western Digital. Si Western Digital. Ah, HDD. Oh, Western Digital. Anong tingin nyo? I think, give me something like, well, slim, yung slim na slim, the four sana 4 or 5 terabytes, but they announced it when ano eh, industry hindi naman sana nag-aantay eh. Pag meron na announce agad diyan. Ah, tama, ito. Yung ano, hybrid. Hybrid. Yes. Hybrid SSD plus HDD. Meron na, meron sila, pero I think dito pinupulido nila. Pinupulido na yung hybrid nila to make sure na that's what's good with Western Digital. Kasi sigurado nilang yes, kasi yung Seagate naglabas ng ganun, parang hindi ata successful. Although yun ang ginagamit ng maraming yung Ultrabook na for cheaper Ultrabook ginawin. Kasi merong yun ba, yung Intel Rapid something. Rapid something. Oo, nakalimutan mo na, no? Nakalimutan mo na. Ano pa? Sino pa mong nasa Computex? Si MSI, si Gigabyte, si MSI, TNG, yung mga mobile company. Si Gigabyte, maglalabas siya ng board na meron yung thermal fusion ba yun? Yung liquid and plus air-cooled option. Ah, na dalawa. Oo, tatlong board yung ilalabas nila. According dun sa pictures na nakita ko, isa yung may, yun nga, may sana makita natin ito dito, no? Tapos meron isa may fan, tapos meron isa parang top, may fan din siya sa ano. So, tatlong ilalabas sila. MSI. MSI. Actually, tatlo na rin sila eh. Parang may gaming. Hindi ba lalabas dun sa tingin nyo yung MSI yung ano, gaming nila all-in-one? Oo. O nilabas na yun? Nilabas na siya sa Civit eh. Pero siguro yung feature nila. Pero baka yung rumor na maglalabas din sila nung Haswell. Oo, yung G7s niya. Normally talaga, sa Computex, ang naglalabas sa mga super secret na nilalabas na sa Computex would be motherboards, right? Motherboards. Kasi may mga NDA yan. May mga NDA kasi doon. Mostly talaga motherboards. Video cards. Bira. 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 Ang video card, pag meron na, ilalabas na yan. Agad eh. Kasi ayaw mo malate ka eh. Gusto mo mauna ka, the first ganito, the first ganyan. Alam mo, hindi masyado fearless forecast kasi parang... I think, more on finished products. This year, the Q-Sys like Haswell, the Q-Sys ganito. Well, usually naman finished products ang main. How about a Tegra 4 na Windows 8 tablet? Oh, di ba? Pero last year kasi, last year kasi nagulat ako sa radar nung nirelease na yun. Hindi naman natin in-expect yun, bigla na lumabas. Oo, di ba? Yung Asus niya, SSD niya. Kasi mga ngayon, pa natin nakikita, di ba? Yun nga, feeling ko doon na. Meron na. May PCI Express na siya. Hindi na siya yung port of Pero hindi pa siya na-release sa market. Hindi ba? Siguro doon, nirelease na. Tapos meron na silang release na speed. 800 Mbps. Feeling ko from there, release na nila yun to the market na. From Computex. Talaga, papasok na sila. Oculus Rift. Oculus Rift. Kickstarter. Kickstarter, tingin mo. Feeling ko hindi sila sa Nangkang. Kasi Nangkang, if you, ano, yun yung pinakamalaki. Lahat ng big brands nandun. Mm-hmm. So, feeling ko si Oculus Rift medyo nasa side hall siya. Side show siya. Kasi Kickstarter eh. Kickstarter siya na pera talaga. So, wala talaga siyang pera to pay for the exhibitions of booth and all that. No? So, siguro yung mga ganon, yung mga Kickstarter niya, nandun niya sila Uya. Ano pa yung mga, ano, like for example, tawag dito, like solar power, audio, the audio technology. Hindi ako masyado sa audio. Ako din. No? Ako rin eh. Ano audio. So sorry kung wala kami mag-share sa inyo about kasi, audio. Kasi ano lang eh, ang audio rin naman hanggang 7.1 pa lang so far. Kasi wala naman din. Eh paano pag naglabas sila ng 10.1? Wala movies nila so support nun. Walang format ng Blu-ray na support ng 4K na ano, na monitor. The 4K TV has been around. Yes. Si Toshiba, si LG, si Sony, si Samsung, all. But it's sobrang expensive. It is, but mali mo, may gustong bumili. Yes. Like how about a 27-inch na 4K?
Wow! Pero, kasi for example, di ba may mga pang-architecture ng mga monitor si Asus? Pang-architecture, sobrang accurate sa color, sa PA, na PA, PA no? Di ba? Meron ka lang gano'n, di ba? Meron ka lang gano'n? Meron ka lang gano'n? I think, oo nga. Pwedeng mangyari yun. Pero feeling ko... Ito pa yung idea sa 4K. Ano mo ba, at 55-inch, a 4K resolution only gives you around 50 pixels per inch. Ang phone mo pare, ito, mga around ano yan, 180. Ang layo. 300, alam ko. 300 ba yung ito mo? PPI nito? Hindi, hindi. Luma pa tong sa'yo eh. Hindi, yung mga PPI ng mga cellphone. Yung mga cellphone ngayon, 300 ang iPhone, 300 ang iPhone. 440? Oh, 440. Ganun kataas. Galaxy S4, 440 pixel. Xperia Z, HTC Butterfly. Oh, 440 yun. Pero ang 4K? 4K sa TV, pre, is only 40 to 50 PPI. Ganun kababa. Kasi ang laki-laki ng display mo, pare. Oh. Imagine, di ba? At 55-inch. Yeah, nag-gets. How many pixels per inch ang kaya niyang, tuldok, gano'n. Oh, pero... So, sa malaking TV, pre, hindi siya gano'ng kaganda. Hindi kailangan malaki, ay hindi kailangan malaki ang PPI sa TV. Sa TV? Kasi hindi mo gano'ng hindi ka naman gano'ng malapit. Hindi ka naman gumagano'n eh. Malayo ka naman. Sa mga cellphone, kailangan mataas. Pero pag nilapitan mo, wala kang makikita. Pero pag monitor ka na, pag lumalapit ka sa TV, kita mo pixel, di ba? Yes. Pero pag monitor ka, you're like 1 or 1.5 to 2 feet away from the monitor, right? Gumawa ka ng large format. Oh, yun na, pre. So ngayon, I think there is reason but going monitor. To use it in monitors on 4K. I know it's going to be mahal, but balay mo, pag maging common na yung 4K, para mas maging mura na siya. Isipin mo, anong highest resolution ng isang monitor? Can you remember in a TV, 2600 something by, by 1600? Mga ganoon. Diba? That's 2K already. Pero anong size ang repair mo pag 4K? Sa monitor, ah? Sa monitor? 27 is still the largest parang ngayon for a monitor. 27? Sa akin, alam mo, mas kailangan 32? Mas malaki. 32? Alam bakit? Kasi 4K yun eh. Kasi pag na 32 TV na yun eh. Yung font mo, yung font mo. 32 mo, TV na yun eh. 32. No! Hindi! Hindi, porket malaki yung ano. Kasi 4K gives you more workspace. Oo! More pixels. So, kailangan mo mas malaki na monitor. Medyo hassle na kasi na may 32 inch ka na monitor. Lako itong tingala ka. Alam ka gano'n ka. Naka tingala ka, no? Ganun ka talaga. Hindi naman kasi pang gini. Oh, pang for video. Pang workspace. Video graphics. For working, you know. Kasi so may reason, pre. May reason. Magpula na ako. Ayaw na ako. Sige. Inom pa. Last na yan. Okay, so, inuwi yun yung mga feels forecast na rin pa ba tayo yung isip, diba? Ano pa? Nakainom ka na yun. Sige, inuwi ka rin! Ayaw na. See, last year, na medyo, na ano ko kay AM. Walang masyado eh. Last year, di ba, pumunta tayo. Pumunta kayo sa AMD. Wala na eh. Ano, wala sa bus, halos eh. Maliit lang. Non-existent ang bus. Malaki, pero walang masyadong laman. So, sana, this year, medyo... Ano yung Temash? Ano yung Temash? Temash yun nga, pinag-usapan natin. Yun! Yun. Ah, oo. Sabi ni Direk. Yung malik, di ba? So, basically, hopefully, di ba, kung meron silang panlaban sa smartphone, sa tablet, sa ultrabook, tsaka sa, wala pa sa smartphone pala. I think sila, tablet, ultrabook, and ano lang. And PC, and, di ba? Pwede. Touch. Oo, yung nga sabi mo yung cheap na. Pagdating sa ganyan, magaling AMD, pagdating sa mura. Pre, remember mo yung first na Series 5 ni ano, na Samsung, na 29,990, it was an AMD. Sobrang mabenta yon yung Series 5. Hindi pa yung touch, pero not bad, may pink pang ano version nun eh. Ibang brands, tingin nyo. Ibang brands. Sino pa ba last year na pinuntahan natin? Wala naman masyado si Acer, si MSI, si Gigabyte, Vertic, si Astrak, si Thermaltake, di ba? Ang dami pang pangyayari sa Razer. Kasi sa Razer, pre, isi-showcase lang nila kung anong meron sila eh. Mabado sa Razer eh. At may sarili sila mundo eh. Sino mang okay na peripheral, tingin nyo? Rokat, last year napuntaan Rokat, ko. Rokat na daanan mo? Buti ka, no? Hindi kasi kayo, wala pa kayo yung naghihintay ako dun sa building. Ang tagal nyo. Sino pa ba? Cooler Master, CM Store. CM Store. Last year parang wala sila dun sa booth. Si Dell, Alienware. Dell. Yung, oo. Dell, diba? Parang si Dell. Nag-ba sila last year? Oo, oh, nag-concentrate sila sa ano eh. Concentrate sila sa enterprise nila eh. Sa small to medium business, yung mga ganon. So, more or less, late sila palagi maglabas ng version na ng ultrabook nila. May concept na sila ngayon ng Dell XPS na 12 ba yun na may swivel?
Huh? Pre, yung frame, naka, oh. Ano, tapos yung monitor din ng ganun yung LCD. Ay, porpoise nun. Para pag iswivel mo, pag ihiga mo, tablet na siya. Oh. Imbis na iswivel mo yung buong may twist na Lenovo, Lenovo, ihiga mo sa kanya, iswivel mo yung LCD. Okay na. Sa frame niya, parang may siso. Frame may frame siso, swivel mo, tapos ihiga mo, ganun. Si Lenovo pa nga siguro, mas, may aasahan ka pa kay Lenovo. Kasi Tai Chi daw, sasara mo lang, di ba na swivel. Oo nga, di ba? Pero, doble naman ang presyo. Babaan kasi, no? Babaan kasi, doble naman ang presyo. Kaya dalawa, dalawang monitor. Dalawa kasing binabayaran mo dyan. Tama, so anyway, and the other one is, si Lenovo mas may promise. Kasi meron siyang smartphone. And makamalakas siya sa smartphone. Malakas yung smartphone. The Key900 with Kobe Bryant, it's looking to be the best in the Intel Atom powered na smartphone. May tanong ako. Asus Zen, OLED, sa tingin mo, OLED. OLED. Ah, OLED kasi pre is still expensive and IPS is looking to be the more, ano, OLED is efficient. Yes. Maganda kasi sa kanya, di ba, nabibig very, siya. Very malleable, kumbaga. But, ano siya, for, ano, for picture quality, brightness, okay din siya, it's power efficient siya. Yes. But IPS is looking to be the more affordable na, pero maganda pinapanigan, no? Oh. Affordable, isipin mo, may mga IPS ni si Huawei, may mga IPS ni Cherry Mobile. Oh, isipin mo, wala ka pang minakitang OLED na Cherry Mobile na phone. Okay. Inabasa ko, si ZTE raw nag-sign ng agreement with Microsoft. Oo. Oo, totoo yun. Lahat ng ZTE phone naging Microsoft Windows. Oo. Shit. Oh, yun. So, certified. Okay, 20 minutes. So, basically yun, do let us know kung ano yung mga kinahope nyo na sana lumabas na at ma-showcase. Kahit wild guess lang in the comments or Facebook. Or mag-comment kayo kung anong gusto nyo namin i-cover. Oo, kung tingnan namin, baka may mga kilala kayo na brands na very, yung mga kickstart style na mga brands. Tesoro, Avicii. Avicii, mga ganoon lang. Ballistic, si Crucial, si... Tingin nyo, worth it na puntahan tingnan namin. Namin. Tingnan namin sila and we'll make sure that we'll cover it in our underdog brands. Underdog brands. So, matahimik lang, pero pag naglabas, makulay na yung Crucial ko sa bahay, blue na blue. Nag-orange na? Hindi, hindi ko pa na-set yung software eh. Di ba may incorporation na software? So anyway, don't forget to follow, subscribe sa Facebook namin. Or YouTube. Or sa YouTube namin. Twitter, YouTube actually importante. Sa, dyan below, comment kayo sa baba. Mm. And of course, thank you dun sa mga sumali sa pa-contest namin. Sa digital. We'll announce the winners in a different video. So abangan nyo rin yun. Diba? So, probably, meron na. Na-announce na natin. Anyway, pagbalik namin, Winslow will share with you some of his top parang 5 secrets in the game. Kung ano na ang score niya sa Candy Crush. This message from our sponsor. Time, it moves on endlessly. The same can be said about innovation. At Asus, we never stand still because when we innovate, we grow. When we invent, we transform. Like time, our innovations continued on. We developed entire new lines of products that would help transform our users' lives. From desktops that transform into laptops, to tablets that provide full mobile phone abilities, Asus strives to give its users an experience that changes everything. The way we work, the way we play, the way we live, for the better. Join us as we continue to grow. Nothing will ever be the same again, because innovation never stops. Neither do we. Hey, hi, we're back. Ako si Winslow. So we're gonna talk about limang gaming news or updates for the last past week kasi late mag-i-air. Ikaw lang, hindi ako. Sabi, late mag-i-air to. So, muna. Far Cry 3 Blood Dragon. So, nalaro ko na yung Far Cry talaga. So, ito may bagong DLC yung Blood Dragon. Medyo retro-style disco. Yan yung nakikita ko eh. As in, lumang-luma. Pati yung soundtrack, pare. Pati nga yung nakikita ko. Ganda. Tapos gumawa si Node. Parang ganito, parang si TV, na parang commercial ng Blood Dragon. Galing ah. Ito na lang sa YouTube Node. Yes. Ano ba? Assassin's Creed 3,
the tyranny of King George Washington. George Washington. Ito yung part na part 3. Last na ata ko assassinate niya si feeling ko, Washington. Feeling ko after nitong Tyranny of King George Washington, may isa pang DLC ang Assassin's Creed, tapos Assassin's Creed 4 na. Kasi this year yung lalabas Assassin's Creed 4. Nauso na yung DLC na yun, nakakainis na sa game. Sana ka walang bayad. I mean, binili mo yung game, expecting full story. Alam mo, isang DLC dyan na sobrang nakakainis, yung Mass Effect 3 na DLC. Oh, diba? Kasi meron silang day 1 DLC na bibilhin after. Pagka-release, binili mo, yung after the next day, kailangan mo na bumili ng DLC. Hassle, no? Medyo hassle yung mga DLC. Strategy pero, na, worst company game sila. EA. Sobrang mga bulong na strategy. EA. Arkham, Batman Arkham Origins, yung bagong Batman, this coming October. Yes. May multiplayer mode daw siya. Hindi pa confirm, pero they're saying na meron. So, you're gonna be part of parang Bane's gang. Tapos, awa niya si Batman. Pwede kayong marami. Or, pwede kang... Pwede mong actually piliin yung ibang villain sa game. Malinaw na pa ako kung multiplayer, Iron Man 3. Iron Man 3. No, madami kayo Iron Man 3. Pero parang, for me, sa mga comic book na... Maganda yun, no? Iron Man. Yeah, parang sa comic book na naging game, parang itong Batman yung naging... Ngayon, sa ngayong generation, ito yung pinaka-naging successful. I think, usually kasi pagka superhero ang kasi comic book yung games, parang pambata, di ba? Ito parang napasok niya maganda yung gaming element niya. Naging maganda eh. Hindi maganda. Iron Man, wala nang bibili masyado ng Iron Man na game, gano'n, parang gano'n. Pambata nga kasi. Marvel, wala masyadong. Lalo pag Activision, pambata talaga. Activision. Ano pa? SimCity 2.0 yung bagong update nila. Bago na naman. Hindi, ito yung 2.0, yung, di ba? Ito yung bagong update. Bago update na naman. Marami silang dinagdag, pero marami pa rin raw bugs. So, yung mga tao, galit pa rin. So, let us know kung meron ka. EA, worst company game. Hassle sila this year. Masyado sila. Iisip ko yung Battlefield 4, EA rin naman yun eh. So, I don't know kung paano nila gagawin yun. Medyo maganda naman nila. Medyo maganda yung Battlefield 4 na yung trailer. Okay naman. Ano pa? Dead Island Riptide kung nalaro mo yung last. Hindi ko rin nalaro, pero alam ko yung game's about parang siya Left 4 Dead, pero nastuck ka sa island, so patayin mo yung mga zombie. Ang maganda dito, parang Tomb Raider. Okay. Pwede ka lumangoy? Hindi ko sure. Oo, yata parang... Ang zombie ba lumalangoy? Hindi ko alam. Alis ka na lang sa island. Well, bumagsak ang aeroplano na doon sila. So, parang gagawa ka ng mga weapons. Parang Tomb Raider. Nag-ipon ka ng, tapos mag-craft ka ng weapons. Parang Tomb Raider na Far Cry. Na Dead Island. Parang Resident Evil na Left 4 Dead. Parang ganun. Okay. So, that's it sa top 5 games namin this week. Last week. Ano ba next? So magbababay kami sa next. Okay. Ano? Bababay. User. Comment na lang kayo if you have some games na gusto niya i-try namin. Ayaw na mag-comment kayo kasi ayaw niya sabihin. Gusto niya i-try or something. comment lang kayo tungkol sa mga games na gusto niyo abangan or excited kayo na makita. O gusto niyo laruin ni Winslow para sa inyo. Pero pagdahan niyo ka ng kopya. Pero mo ng Candy Crush. 100 something, 70. Sa comments mo na ako. 160 plus ka na ata eh. Wala na, hindi ko na nalaro. Ang hirap ng Candy Crush. Nalaro ko pala ngayon, Skyrim kasi hindi ko nalaro dati kasi hindi kaya ng PC ko. So nag-Skyrim ako ngayon. First time ko mag-Skyrim. Ang gusto ko yung yung Icon Pop Quiz. Pero medyo mahirap eh. Yun yung gusto ko. Mga character TV films na ganda. Ginagawa mo t-shirt na? Oo! Ginagawa mo nakita ko ngayon. Anyway, sige, we'll be back with Abe na. Tapos we'll say our goodbyes and everything. So, yun. That's our episode 9. Episode 9 na? Tatlong episodes na lang. So, episode 11 namin, episode 12 namin would be shot straight from Taiwan. Yeah. Yes! Excited! Maybe some shots are sa dito muna sa NAIA. Gamitin natin yung GoPro ko. GoPro ko for bili tayo na helmet. Ganun. Pero dikit lang natin sa normal, pwede na yun. Pwede ba yun? Oo. Ano lang? Paano pagkapawisan ako? Double-sided ano? Hindi ka naman pinapawisan yun. Double-sided. Oo nga. Marami tayong kasama doon. Sino mga kasama natin sa competition? Hopefully, a lot of media people from print, from TV will also be joining us.
makikita namin sila doon. Some of the guys from, ano, mga magazines, probably Hardware Magazine, Gadget Magazine, Manila Bulletin, ANC Future Perfect. Si Ward, mas kasama rin natin. Also, thank, special thanks to ASUS for also inviting our team from Ubitech na sa plug-in ko to be, ano, to be there to cover. Yes, baby. Yes. Aside from us, we're going there on our own money that you help raise. Kickstarter. Kickstarter. No. Wala kung wala sa inyo, wala. Ano. Wala, 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 wala kami. Wala kami pambili ng ticket. Ganun, right. So basically, yun lang. It's been very, very hot week this week in the last few weeks, no? Actually, we're planning for season 2 na. Oh, we're planning for season 2. Kung kaya two, namin. Kaya. Kaya namin to. Oh, may pang-gaming na win slow eh. May pang-gaming na win slow. So marami na siyang inspiration. Di ba, slow? So, huwag nyo kalimutan mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo puntahan namin sa Computex. Baka may mga alam ko hindi namin na subaybayan. Yes. Ay, yung mga brands diba, guro tips, na, brands na gusto nyo namin. Yeah. Namin so, I'm excited namin to know your points of views nyo, suggestions nyo. Okay. Ayun na, medyo originally, ano namin to because our previous episode is like an hour, more than an hour. Yeah. So, isa-stop na namin dito. Of course, we don't want to end this episode without thanking our sponsors. Yes. Of course, to Western Digital for providing us all the hard drives that we've given away. And thank you to all those who joined our YouTube contest. Gagawa ko muna isa pa. Sana magkakawa kayo. Ayan na. Nakita ko si Direk. Sumasayaw eh. Okay. Mukhang gagayahin niyo ulit tong bagong sayo na gagawin. With slow. Okay, guys. Basta mukha mo. Hindi, pre. Ikaw, pre. Bihisang ka. Aprikano. Okay, next. Our next. Anyway, ASUS, thank you so much sa mga hardware na binigay nyo. We'll see you in Computex. Yes. Feeling ko mag... Magsasama-sama din naman tayo. Oh, doon, right? Yes, think, yes. Thank you then Cooler Master sa mga gaganda casing, super coolers sa pinanggay niya. Yes, keyboards like and mice. Yeah. May bigay nga pala ng TPC 812, sana may nanalo na. Yes, oh, may bigay kami ng mga stuff. Yes, then, we'll see you then sa Computex. Mm-hmm. I'm looking forward. Kausap ko si Enna. Nagkausap na kayo. Kausap ko na tayo. I think we'll greet them. Okay, cool. That's very cool. Excited. Seryoso, excited na kami Computex. Grabe no, mag-anniversary na tayo pare. Saka mga kasama natin doon. Okay. Anyway, don't forget to follow us on Twitter at Team Tech Squad. Facebook, like us on Facebook. Facebook.com/TeamTechSquad. And of course, our YouTube. Subscribe din sa YouTube namin. Team Tech Squad. Then don't forget our website. TeamTechSquad.com. Baka may mga surprise kami doon. Some of the stuff na hindi, para mas mabilis kami mag-update sa inyo, we'll make sure that we'll update our blog, our website, kung ano mga behind the scenes. Ako bahala doon, pare. Parang live update, day-to-day, blow-by-blow update sa mga ginagawa namin doon. Like, pictures from behind the scenes. Konting storytelling lang. Para sino yung mga taong na-meet natin doon? Dyan, expert team. Oo, dyan. Dyan ako babawi. Sanay. Ako babawi. So anyway, also, again, thanks to all of you who have been consistently watching and subscribing to our channel. Grabe. Sinubuhay ba nila tayo ng... Three more episodes. Ayan na! We are your hosts from the Team Tech Squad. I'm Abe Ulandres. I'm Winslow. I'm Paul Tan. And we are the Team Tech Squad.